O bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for their benefit, for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inapplyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID, ihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang pardalist na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang pardalist na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Pardalist, number 100 sa balota. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwanosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pagtama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero. Yes! Walang inuurungan. Woo! Pagtama, palakpakan. Pagmali ay babanatan. Yan ang banatero. Boses ng ordinaryo Pilipino. Banatero sa'y walang makakaaman. Yan ang banatero. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banatero. Boses ng ordinaryo Pilipino. Banatero sa'y walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood sa Banatero sa SMNI. Ako, si Coach Oli. At ako naman po, si Jay Guevara. At syempre, meron tayo ngayong bisita, no? Eto, gustong alam mo, partner Jay, tuwang-tuwa ako pagkang bisita natin, abogado eh. Oo, oh, marami tayong natututunan eh. Yan. Hindi, tsaka kakailanganin natin to balang araw. Oo, oh, pag kinasuhan, pag nandyan yung mga kaso natin. Kasi no? Ano, eh, may nararamdaman tayo sa Banateros, no? But anyway, bago natin tanungin, ito si Attorney Alex Abaton. Ayan, pakilala nyo muna yung inyong party list. Siya pa'y kandidato. Well, thank you, Banateros, kay Jay and Coach Oli, no? Ako po si Attorney Alex Abaton. Ako yung tumatay yung first nominee ng BTS Bayaning Super Party List, no? At ang pangunahing advocacy po ng BTS Bayaning Super, one is yung ating kaligtasan sa daan, no? Dahil over the years, nakita po natin yung pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa ating kakalsadahan. And unfortunately, even to this day,
wala tayong makitang konkretong solusyon. In fact, ang World Health Organization na po ang nagsasabi na meron tayong 40 katao na mamatay kada araw. And in fact, in the Philippines, annually, meron po tayong mga nasa 12,000, no? Ito lang yung mga fatalities natin, and then ang Philippine Statistics Authority naglabas na rin po ng data na umaabot sa halos 2,000 ang mga musmos na namamatay sa ating kakalsadahan. And precisely, this is one of the core issues or advocacy ng ating BTS Bayaning Super na maisulong yung ganitong klaseng advokasya, yung krusada, at kasama dun sa tinitingnan naming mga intervention, sustainable and long-term, at that is yung integration ng road safety education sa ating public educational system. That's one of the, kumbaga, advocacies natin. At pagdating dun sa mga plataforma, nandyan yung pagtutulak ng legalization ng single motorcycle taxi or yung habal-habal, yung magkaroon tayo ng tinatawag na it's about time that we criminalize yung road rage, no? Yung usapin ng road rage. At even yung doon sa pagbibigay natin ng mga tinatawag na mga medical health insurance sa ating mga super, in fact, bahagi rin po ng aming plataforma kung kami mabibigyan ng pagkakataon, yung pagbibigay natin ng 50% na diskwento doon sa pagkuha ng driver's license sa LTO, dahil alam po natin na nagmahal na po yung pag-secure ng lisensya o ng student permit dahil doon sa bagong regulasyon na kailangan dumaan ka muna doon sa mga accredited driving school. 15 hours theoretical driving course para sa student permit and 8 hours na practical driving course naman para makakuha ng bagong driver's license. So basically, ito yung mga areas na gusto nating bigyan ng pansin. Of course, yung usapin ng modernisasyon ng ating mga public utility vehicles is also part and parcel of the platforms that we are pursuing. Eto, so yung pinaka-plataforma ninyo, no, advokasya, kaligtasan sa daan. Sa daan. Tama ngayon, po yun. Ang dami kasi nagiging issue dito, no? Ang daming aksidente. Sabi nyo nga, 40 kada araw o 2,000 kada taon ang na-aksidente. Pero kamakailan lang, may binanggit ang isa sa ating mga head ng kapulisan na parang nagiging excuse pa yung paggamit ng pinagbabawal na gamot dahil minsan may mga trabaho na kinakailangan mong mag-take nito. Doon sa sinabi ninyo na aksidente, kasama ba dito yung mga paggamit ng mga pinagbabawal? Meron ba tayong data niya? Well, ano po, Coach Oli, no? Una, very unfortunate na meron tayong ganong statement, no? Because for one, there's no excuse, legal or moral at that, na sasabihin natin na i-allow natin yung paggamit ng kahit na anong klaseng substance just for you to be able to sit with na makakapagtrabaho ka ng mahabang oras, no? In fact, meron po tayong batas, yung tinatawag na Republic Act 10586, no? Ito yung anti-drunk and driving law sa Pilipinas na kung ikaw ay mapapatunayan na ikaw you are driving under the influence of alcohol or worse, even drugs, no, that's a criminal offense. So basically, ako, yung pagdami po ng mga fatalities natin sa ating mga kakalsadahan, bunga na rin po ito ng kawalan ng disiplina, walang tamang edukasyon, at yung strict tinatawag nating enforcement ng ating mga batas, no, yung consistency in the implementation of all these laws, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya ako, ang paniwala ko dito, we have to go doon sa tinatawag natin na ano ba mga sustainable na intervention natin diyan. One is yung integration ng road safety education sa ating mga kakalsadahan, dahil kumbaga doon pa lang sa murang edad ng mga bata matututo na sila kung paano yung paggamit ng ating mga kakalsadahan. At dito po yung BTS Bayaning Super, hindi lang po tayo sumasaklaw sa mga super, but basically even yung mga commuters, no, yung mga road users. In fact, nakakaawa pong tingnan yung ating mga kababayan sa ngayon na minsan mas napapagod pa raw po sila sa paghahantay ng masasakyan pagkatapos ng kanilang trabaho kaysa doon sa trabaho mismo sa kanilang mga opisina dahil sa tindi ng traffic. So basically, ito yung mga, kumbaga, panawagan ng ating grupo na we have to reassess and we have to review
kung saan tayo nagkukulang, ano yung mga policy gap, ano yung mga policy disconnect, at kailangan po magkaroon tayo ng we have to revisit. One classic example na lang po is yung Republic Act 4136 na lang, yung Land Transportation Code of the Philippines was enacted in 1964. Baka hindi pa ipinapanganak yung iba sa atin dito. So ang dami na pong mga provision dyan na masasabi natin na hindi na po umaakma sa kapanahon ngayon. Balikan natin yung usapin ng legalization ng mga habal-habal, ito yung single motorcycle taxi. The very purpose of the pilot study is precisely to address kung ito bang paggamit ng mga single motorcycle taxi ay viable, no? Or safe ba yan? Because under 4136, sinasabi po dyan that a private motorcycle shall not be used for hire. So ang purpose ng pilot study po natin, para tingnan kung pwede ba natin ito i-admit as one of the, kumbaga, public mode of transportation. Attorney Alex, no, dediretsuhin ko na po kayo kasi ang naging issue po dyan talaga, yung mga choker na mahabaan, halimbawa yung mga provincial buses, at alam natin maraming aksidente dyan. So, mga trucks. Mga truck. So, paano natin ilalagay na safe sila, na gising sila, attentive sila, gising na gising sila, without using yung sa pinagbabawal na gamot? Kasi titingnan natin, baka naman, pag hindi nga sila gumamit, ako hindi ko ginagawang excuse yun. Ako, I'm against it. But, kasi yun ang binanggit nitong general, ating matapang na General Marbil. No? So, paano natin babalansin yun na pakakatulong sa lahat? Well, ano po yan? Ang tingin ko dyan, there's no way that we can adopt that kind of position. Ang dapat po na ginagawa dyan, lilimitahan po natin yung working hours ng mga truck drivers or bus drivers po yan. Ibig sabihin, walang dapat na lumagpas na 8 oras yan. Kailangan meron kang shifting. Because the moment you allow that kind of proposition, nilalagay mo sa alanganin yung buhay ng mga pasahero. No? I mean, that's a no-no for us to go into that kind of context. Ang sa akin, kailangan pagtibay natin yung ano ba yung dapat na inaalaw mo lang na nagmamaneho ang isang truck driver for a quite a period of time. Tayo po, nakakapagbiyahe naman tayo sa ibang bansa, talagang maximum of 8 hours yan. At hindi lang yon, may mga pagkakataon na every 2 hours ng biyahe po yan, mandatory na humihinto ng 30 minuto yan. So ibig sabihin, hindi katuwiran na kailangan habaan nyo yung biyahe nyo dahil kailangan may pasahero, no? Or dahil nire-require tayo ng mga kumpanya na dapat habaan natin yung biyahe, no? Ang sa atin, as far as the being an advocate of safer roads, no? Yung mga ganong pananaw, hindi po natin, kumbaga, ito tolerate yan. Much more, so supportan po natin yan. Naniniwala kami na more than the livelihood aspect ng pagmamaneho, importante po yung pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Hindi, alam niyo, dun sa sinabi ni Coach Oli na yun, yung iba kasi talagang naghahapit sa OT, lalo na yung mga truck driver, kahit na 8 hours lang yung kanilang trabaho, yung kanilang pagmamaneho, extend pa nila yan. Minsan dumodoble sila hanggang umaga. So medyo pangit lang yung narinig namin doon sa isang sa general ng Pilipinas na para hindi daw may tuturing ng mga adik yung mga yun, ano, dahil gumagamit lang naman daw. Yeah. Well, ano yan, Jay, no? Palagay ko, sabi ko nga kanina, that's quite unprofessional and uncalled for na meron tayong ganong excuses. Para lang masabi mo na hindi, pwede kayong gumamit provided na hahabaan nyo yung trabaho nyo. Dahil sabi ko nga, what's paramount is the life of every passengers, no? Well, ito yung, dito mo nakikita yung, wala yung prioritization dun sa pagsalba ng buhay ng ating mga kababayan. Dahil, una, parang tinitingnan mo pa, looking at it on a company's stand, sasabihin nung bus company, ayan, kung gusto mo bumiyay pa ng 4 oras, meron kang dagdag na overtime. Pero ikaw naman, dahil talagang kapit sa, kumbaga, yung sinasabi nating hirap talaga, iindain mo yung maghahapit, ganon. Iindain mo yung 4 oras, though alam natin na yung katawan natin can only do so much, no? Kaya po ang nangyayari dyan, sa lahat ng mga bus or yung mga trucks na nalalaglag sa bangin,
ang laging idinadahilan, nandiyan yung nawalan ng preno, nandiyan yung sinasabi nila na keso nakatulog or mechanical defect, no? Palagay ko, ito yung panahon na kumbaga kailangan maisama na po natin ito sa ating diskusyon, lalo na sa Kamara ni Representante, sa ating Kongreso, na makita natin kung ano ba yung mga dapat na alituntunin at ano ba yung mga dapat na sinusunod. Dahil, alam nyo po, clearly, the Constitution even provides na ang isang mandato ng isang Estado ay masiguro na ligtas yung kanyang mga constituency o kanyang population. And by doing this kind of reckless position, eh para mo na rin tayo na rin yung pumapatay doon sa ating mga kababayan. Ito nga, nung nakaraan, attorney, may isang balita na maraming tumasang kilay dito sa balitang to, na new guidelines, guidelines ng inailalabas ng LTO na Administrative Order number BDM 2024-046, kailangan i-report ng mga car owner ang kanilang nabiling second hand na sasakyan at motor. Well, Jay, anyway, ang alam ko, yung policy na yan was already suspended, yung implementation ng LTO yan. But palagay ko, for academic discussion, we can, pwede nating balikan, no? Ano ba yung konteksto ng policy na yan? Una, mali yung ako, personally, nanggaling po ako sa ahensya ng LTO at I have a continuing reservation dun sa policy na yun. Dahil binabanggit doon na dapat pag nabili yung o naibenta yung sasakyan, within 5 days magkakaroon ka ng tinatawag na reporting nung DDoP sale na yun, and so on and so forth. Failure to do that will penalize you about 20,000. And then eventually, failure to effect registration will result into another 20,000 na multa. Pero ang problema kasi dyan sa policy na yan, nilagyan ng retroactive effect yan. Ibig sabihin yan, ultimo yung mga transaction transpired way back 10 or 20 or 30 years ago, kailangan mo siyang i-comply. And that's totally absurd. Dahil unang-una, hindi mo alam kung buhay pa yung binilhan mo ng sasakyan. Paano mo i-comply yung mga requirements, so on and so forth. At hindi lang yun, yung punto na may tinatawag kasi dyan yung certificate of confirmation na halimbawa pag nakabili ka ng sasakyan, second hand, ang originating agency mo kung saan nabili yung sasakyan, sabihin na natin sa Region 1 at dito sa Manila magkakaroon ng bintahan, para mailipat mo yan, makumpleto mo yung process of transfer of ownership, kailangan si LTO rito sa Maynila will have to coordinate or communicate with LTO Region 1 para i-confirm yung details and lahat ng mga data na nandun sa Certificate of Confirmation. And normally, this takes time. No? Pati yung pagkuha ng proseso. Mahaba ng proseso. Minsan din po, Jay, pati yung pagkuha din po ng HPG clearance. No? So, ibig sabihin yan, ang tingin ko dun, masyadong mahigpit yung timeline. Kasi ako, tinitingnan ko nung nabasa ko yan, baka pwede pang 45 days to 60 days. No? But if you require 5 to 20 days, palagay ko, knowing the intricacies in the work ethics and the mechanics of it, medyo sabi ko, sablay ito. Tsaka ano, malaking gusot to kasi ilang araw lang eh, isa, halos buong... Halos karamihan sa atin ngayon eh, puro mga naka-second hand. Well, totoo naman. Actually, maganda yung purpose kasi since time immemorial, ang hindi natin ina-address na issue, yung open DDoP sale. Ang open DDoP sale kasi, ito yung Coach Oli yung nagkakabintahan kayo, pero hindi kayo nag-execute ng DDoP sale. Ngayon, ang problema dyan, nakakailang transfer na yan, for all we know, lumilipat na yan, pero hindi pa siya na-effect yung transfer sa LTO. That's precisely why, kung matatandaan natin yung usapin dun sa no contact apprehension, isa dun sa issue kung bakit ang Supreme Court ay nag-issue ng temporary restraining order against that policy is because yun nga, hindi ma-determine kung sino talaga yung ownership eh. Minsan, ikaw yung napapadala ng supina, samantalang yun, kumbaga, naibenta mo na yung sasakyan kay ganito, no? So, basically, ito yung mga dapat na kinaklaro at palagay ko, yun yung isang nakita natin na medyo may problema dun sa policy. Kaya nagkaroon ng reconsideration at sinuspend ng LTO yung implementation. So sana nga hindi yan ano, hindi nga yung matuloy kasi ang hirap niyan, tsaka
ang daming mapeprovisyo kasi biruin mo kahit yung mga 30 years ago na, 20 years ago na, magbabayad at magbabayad pa rin sila. Magkano? 20,000? Well, ako, ang tinitingnan ko dyan, Coach Oli and Jay, pwedeng alimbawa, implement mo pero meron kang 1 or 2 years na sabi na nating you will give amnesty. Pwede. Kung, especially yung matatagal na. Yung matatagal na. Alimbawa, kung gusto nyong within 2 years, lahat ng gustong magpalipat ng kanilang sasakyan, all they have to do is to pay the miscellaneous fees. No? Ibig sabihin, walang penalty yan. Until such time na kumbaga makita mo yung kung sensible, daw ako, tingin ko kahit may amnesty ka dyan, magkakatalo pa rin tayo dun sa requirement dahil paano mo babalikan yung transaction na inabot na ng 40 taon? Pero Attorney Alex, maputol kita, no? Since magkakaroon ng transfer, hindi ba pwedeng mabigyan na lang ng palugid na mas magandang sabay na dun sa rehistro? Kasi taon-taon naman nagre-rehistro, eh, diba? Well, ideally, ganun. Pero magkaiba kasi yung atake mo dyan, eh. Pwedeng alimbawa, nagkabintaan tayo ngayon, pero ang next registration ng sasakyan ko will be next year. Hindi, yeah, Attorney Alex, yung ano, yung matagal. Yung matagal. Pwede yun. Yun yung sinasabi natin na alimbawa, matagal na to, meron kang period to cover, tapos ang gagawin mo, voluntary, wala nang penalties for that, wala nang amnesty. Yun, tingin ko, Jay, baka katanggap-tanggap pa sa mga kababayan natin. Kasi kakalampagin ka, ano mo na to? Total, nagpaparehistro ka. Sasabihin na lang sa'yo. At saka hindi matrabaho. Hindi mo nalalabasin, sasadyain, di ba? At saka i-limit mo yung ano, i-limit natin yung mga requirements. Hindi yung parang kailangan, nandyan yung buyer and seller. And then, I think may problema talaga siya. Kaya walang choice ang LTO kundi i-suspend indefinitely yung implementation. Tsaka ano yan eh, baka nga mag-welga yung taong bayan dyan kapag... Well, maraming umingay. Sabi nga nila, ang dati-dati dyan, nung nandyan yan, may mga nananawagan na gusto na mag-rally. Mm-hmm. Yung mga rider, sabi nila, pakitaan ulit natin ang lakas ng riding community, no? And then, ang alam ko, nagkaroon din ng Senado sa hearing sa Senado yan, kinwestiyon yan, that's eventually lead to the suspension of the implementation of the memorandum. De, sobrang ano naman talaga, napaka mali naman talaga nung kasi ang daming maapektuhan at mga ilang taon na ang hirap ng ilakad ng mga papeles niyan, sobra. So syempre, marami pa tayong itatanong kay Attorney, abangan niyo yan at mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang maservisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fees sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Ihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayan humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List number 100 sa balota. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan,
Eh, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Pastor! Matapos ang matagumpay na nationwide tree planting activity ng Sunshine Philippines Movement na isang inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy, ay agad itong susundan ng isang malawakang kalinisan, tatag ng bayan nationwide cleanliness drive na bahagi pa rin ng pangkalikasang advokasya ng buting pastor. Ang programang ito ay bukas sa lahat ng Pilipinong tunay na nagmamahal sa bayan at sa kapaligiran na alam nating mahalaga sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Ngayon darating na November 23, 2024 sa mga sumusunod na lugar sa buong bansa, maging bahagi ng solusyon, makiisa sa kalinisan, tatag ng bayan nationwide cleanliness drive. Nagbabalik sa programang Banatero. Siyempre, kasama pa rin natin si Attorney Alex Abaton, first nominee ng Bayaning Tsuper Party List. Huwag niyong kakalimutan, ha? BTS. O, oh, yan. Pagdating niyo sa balota, yan lang hahanapin. Pwede, yan ang hanapin. Pwede, BTS. At saka may numero na rin tayo. Oh, ano number nga pala, 66 yung ating kasi numero. Kasi kanina, natanong ko yung Coach Holly, maputol muna kita. Natanong ko, sabi ko, Attorney, bakit BTS? Ang name, bakit hindi, ano, bakit may BTS pa? Paki-explain well, nga po. Magandang Arthur. Tanong yun, Jay, no? Para for the education ng ating mga kababayan. Yung pong party list ay sectoral representation yan, no? So, pag magpapile ka sa COMELEC, dapat you have to have a sector to represent. Tayo naman, Bayaning Tsuper, dahil nanggaling tayo sa sector ng transportation, well, literally, kung titingnan mo yan, ang magiging acronym niyan is BT. Kasi dun sa template ng COMELEC, ilalagay mo yung pangalan ng party list mo and then kung ano yung proposed acronym. Sabi namin, kung BT yan, parang alanganin, why not make it BTS, Bayaning Tsuper, para meron tayong recall. Alam naman natin, meron tinatawag na branding by association. So of course, BTS is Korean band. Kaya nga nung 2022, may nabasa ako dun sa page namin, nang sabi nung bumoto, kaya kung nga kayo binoto, kala ko kayo yung mga Korean band. No. Well, anyway, yun yung kwento dyan. Well, practically, BTS, kung titingnan mo, short of Bayaning Tsuper, short of BTS. No? Kaya po nagkaroon tayo ng BTS, Bayaning Tsuper, nasa sector po tayo ng transportation, obviously, dahil tayo po'y galing sa sector ng transportation sa loob ng dalawang dekada. Yun. So, huwag nyo kakalimutan, ha? Madaling tandaan. Bayaning Tsuper or BTS. At ang kanilang numero ay 66. So, huwag niyong dadagdagan.
Kasi pangit pag sumobra. Basta 66 lang, madali rin tandaan. Yan, yan. 66. Yan, thank you, thank you. Kaya nga 66 yan rin, sabi nga, sik-sik yan sa platform at programa. Nice. Yan po ang BTS ba yan? Pati pala sa number, may meaning. May meaning. At saka na, swerte lang tayo, boss. Kasi nung nagkaroon ng raffle yan, electronic raffle kasi yan eh. So, tayo, doon tayo natapat doon sa numero na yon. And, well, fortunately, at least napaka to the credit ng COMELEC noong 2022, filing ng October, nagkaroon ng raffle ng party list December pa ngayon. Nag-file ng October 1 and 8, nagkaroon na ng raffle ng mga numero ng party list. Kasi kung maalala natin yan, Coach Oli, Jay, noong unang panahon, ewan ko kung buhay pa tayo noon, yung mga party list, nag-uupisa lahat sa letrang A, B, C. Mm-hmm. Kasi alphabetical ang hindi arrangement. Ko, parang hindi ko naabutan yun. Actually, hindi natin naabutan yun. Talaga, no? So, ang ginawa, at least maganda nga dahil hindi na sa alphabetical, ginawa na nilang by raffle. So, ibig sabihin, it's fair and impartial, so to speak. Tama. Kasi so, nadaming AAA dyan. Kaya nga lahat ng party list doon, puro merong AA. Tapos, nung napuno na yung mga AA, naglagay na naman ng A1, so parang nagka-I1an na. Alam nyo po, sa totoo lang, ang party list is one of the most prostituted political electoral system sa ating Pilipinas, na kumbaga halos ginawa ng extension ng mga political dynasties, no? Yung mga walang advokasya, walang plataforma, naglipana na po yan. At sinasabi ng Constitution, the very rational why we have party list system is for the marginalized sector, underrepresented, yung mga walang boses para mabigyan ng boses. Pero ang nangyari dito, wala. May mga party list, Coach Oli, Jay, na pangalan pa lang, hindi mo maintindihan kung saan ang galing planeta yan. No? Bago tayo, kasi meron akong gustong tanongin patungkol sa inyong plataforma at nabanggit mo yan na medyo nagagamit na nga itong party list . Anong komentaryo niyo? Meron nga kasi diyan na tungkol daw sila sa riders naman. Mm-hmm. Pero wala silang inatupag kung hindi imbestigahan ng Duterte. 'Di ba? Yung iba kumukuha ng sikat na yan. Na first nominee. Yan, star yan. Nila 'yun. Well, eh. Ano naman 'yan? Yung pala, dami-dami lang ang dating ano, talagang wala. And bottom line, again, kukuha ka sikat na artista, sikat na vlogger, sikat na ano, so magna number 1, magna number 2, gaya na nangyari niyan. Eh ngayon, pinaka-ano, rider. Ayan, di ba? So, well, totoo naman yun, no? For one, kung titingnan natin, inherent function ng Kongreso ang mag-conduct ng mga investigation. Investigation in aid of legislation. Klaruin natin yun. Magkaiba yung investigation or inquiry in aid of prosecution or in aid of re-election or in aid of popularity at the expense of other persons, no? Dito papasok yung dapat yung kalidad ng mga hearing sa Kongreso. At, well, ang maganda dyan, alam nyo po, we have to take advantage of the social media now. The mere fact that all the hearings are being, kumbaga, aired on time, real time, at least nakikita ng ating mga kababayan kung sino yung mga dapat at karapat-dapat na alam yung kanilang trabaho. No? Dapat yan yung magiging sukatan natin. And sa ngayon, sa panahon ngayon, yung social media is one of the potent platforms. And I think may advantage yan, may disadvantage yan. Kung ikaw yung representante na wala kang ginagawa, kitang-kita ka. Pero kung ikaw naman yung representante na talagang punong-puno ka ng mga plataforma, advokasya, at nakikita ng taong bayan yung kalidad ng mga ginagawang hearing at yung performance, palagay ko that would be a plus factor, no? At the end of the day, ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng election is this is really to reassess whether a public official deserve our mandate, no? Ito po dapat yung nagiging batayan natin. Tingnan natin, ito bang inihalal namin, nagawa ba niya yung kanyang mandato bilang isang mambabatas? Hindi naman, well, obviously, pag sinabi natin mambabatas, that's a law-making body. Hindi naman sinabi dyan, ang trabaho mo lang dyan ay mamigay ng ayuda. Kasi yung mamigay ng ayuda, kahit sinong tao, pwede niyang magawa yan. But you are in a special class of kumbaga, position, which is lawmaking, and therefore, the people expect you to be more prudent and to be more usable insofar as crafting
bills or legislation that would eventually uplift the life of the Filipinos. Attorney Alex, no, abogado, no, at kung kayo ipapalarin, kayo ay magiging, kung mananalo ang party list nyo, magiging kayong congressman. No? At usong-uso ngayon yung rate. Diba? Okay. I-rate, pwede ba natin i-rate ang Congress ngayon patungkol? Kasi mambabatas eh. Diba? So gagawa ng batas. No? Ma-i-compare natin sa mga congressman before tsaka ngayon. No? Kung i-rate mo sila, 1 to 10, 10 is the highest, yung bang tipong ang kanilang hearing is talagang in aid of legislation. Or 1 is the lowest na ang kanilang hearing ay talagang political persecution. Well, ako siguro 6 out of 10. No? Alam mo, namimiss natin yung mga kapanahunan nila the late Jubeto Salonga, sila Nini Pimentel, sila Maseda, sila... alam mo yun, the best minds of the Senate at the time and yung mga magagaling din. No? But bahagi ito ng ano, pagbabago. Palagay ko... At the end of the day, sabi nga nila, we deserve the leaders we elect, no? So, balikan natin yung mga sarili natin. Tayo ang naglalagay dyan. So, dapat kung bulilyaso yan, sisihin mo sarili mo. And I think that's the very reason why we dapat itaas natin yung kalidad ng ating politika sa Pilipinas. Ibig sabihin, tingnan natin kung ano yung mga tinatayuan, ano yung mga credential. Kaya bang gampanan yung posisyon na he intends to run in the first place, no? But very crucial po sa atin yung lawmaking body because ito yung magbibigay ng direksyon sa ating bansa, no? Kumbaga, this will set the tone kung anong bansa meron tayo, kung anong mangyayaring Pilipinas kung sa kinabukasan. Follow-up question lang, no? Bago ko ipasa kay Jay, no? Kasi medyo kaduktong to, eh, no? Paano nyo mabibigyan ng confidence ang taong bayan na kung sakali kayo mahahalal, eh hindi puro hearing ang inyong aatupagin? Well, tayo naman po, alam mo, ikaw, pag ikaw ay abogado, Coach Oli, meron kang sinumpang katungkulan as an officer of the court, no? You have to ensure that you have to be dignified. Dapat yung mga ginagawa mo ay naayon dun sa batas na sinumpaan mo. Yung accountability, yung integridad at kung tayo po'y papalarin na yung tiwala ng ating bayan, yan po yung maaasahan nyo sa BTS Bayaning Super na kami po, kasama ko yung aking mga nominado, lahat po kami, meron po kaming puso sa bayan at hindi lang puso ang kailangan dito, kailangan din po yung competence, yung technical know-how at makakaasa po ang ating mga kababayan ang BTS Bayaning Super, lalo na po sa sektor ng transportation, yung ating mga commuters, no, yung ating mga road users, patuloy po namin isusulong kung ano yung tama at disente para sa Pilipinas. So yung kanina narinig ko na habang tumatagal ang panahon, patagal ng patagal, palipas ng palipas ang taon, nagbabago ang daloy ng Congress. Pero sa edad ko to, sa totoo lang, hindi naman talaga eh. Andun pa rin naman din sila sa... yun pa rin ang Congress eh, kaso may nagpabago sa kanila eh. Yung katulad ng sinabi ni Pulong, ayun yung nagpabago sa kanila. Para sa akin yun ang tingin ko nagpabago sa kanila. So alam na ng mga viewers yan kung ano yung sinabi ni Pulong Duterte na yun. So attorney, syempre, ito isa rin to sa pinaka tinatanong palagi namin dito. Pabor po ba kayo sa drug test ng mga, at kayo rin po ba ay pabor na magpa-drug test? Hindi po, magandang tanong yan, Jay. And Coach Oli, we will take this opportunity na palagay ko kami lang po ang party list, yung BTS Bayaning Super na ang mga nominado, nagpa-drug test po kami last month. At hindi po kami nagpositibo, nagpa-drug test na po kami para sabi ko nga wala naman tayong legal obligation to do that, but we have a moral obligation to the public na ipakita na tayong mga naglalayong manungkulan ay karapat dapat na ibigay yung kanilang tiwala. In fact, hinamon na nga po namin lahat na magpa-drug test ang lahat ng gustong tumakbong sa kahit na anong posisyon, not because may panawagan na ganon, but palagay ko bahagi ito ng ating kampanya na kailangan itaas na natin yung kalidad ng ating politika
At sabi ko nga, dapat pati itong mga party list, panahon na rin po na magkaroon tayo ng debate para malaman natin kung sinong may mga plataforma at kung sinong hanggang forma lang. So speaking of the debate, kasi isa din sa ngayon yung gusto nilang mapag-usapan ng mga tao, yung mga pondo ng mga congressman. Yan ang mga hinahanap-hanap ko ngayon ng mga netizen na sana wag puro sa mga Duterte ang pagdebatihan nyo. Pagdebatihan nyo rin yung mga pondo na ibinibigay sa inyo ng gobyerno. Well, alam nyo po, yung party list po way back 1995 pa po yan. Ibig sabihin po niyan, halos nasa tatlong dekada na po tayo ngayon dito sa party list system. Pero yung mga kababayan natin hanggang ngayon, tuliro pa rin sila kung ano ba ang pakinabang ng taong bayan sa mga party list dahil hindi nararamdaman. Una, naging extension na ng mga political dynasties and therefore, kaya kailangan po natin maging mapagmasid. Well, fortunately for 2025, Coach Oli and Jay, no, yung social media is indeed one of the potent platforms na makita po sana natin kung sino yung mga dapat na karapat-dapat. Tanungin natin kung anong plataforma, ano ba yung pwedeng magiging ambag mo sa bayan. Ang BTS, napakarami po namin pangarap. Magkakaroon tayo ng tinatawag na Bayaning Super Servicio Center sa lahat ng ating mga rehiyon. Hopefully, kung tayo mabibigyan ng pagkakataon, yung servicio center na yan, ang mga functionalities po niyan, meron tayong tow truck na libre po yan, road assistance. Magbibigay din po tayo ng mga legal assistance dun sa ating mga tsuper na nangangailangan ng tulong legal. At bahagi rin po ng aming programa yung pagsisiguro sa trabaho ng mga local traffic enforcers natin sa mga LGUs. Dahil over the years, wala pong plantilla yung mga yan. They are there as a job order and more open than not. Ang nangyayari po dyan, pagpalit ng ehekutibo sa lokal na pamahalaan, minsan kahit maayos yung trabaho mo, tapyas ka dahil politika eh. So sa atin, gusto natin tingnan na mabigyan ng protection, yung work security, yung mga local traffic enforcers po natin para nang sa gayon, they can avail kung ano yung mga benepisyo that are due for them. Tapos ano pa, di ba, nung nakaraan eh, may talagang nag-viral ng mga kasi nasilip ang Congress ng mga netizen. So kayo po ba, pabor po ba kayo dun sa nagagawang project ng mga congressman na nilalagyan nila ng kanilang pangalan? Well, ano po yan, meron po tayong batas dyan, yung against EPAL yata, no? Dapat naman talaga hindi nilalagay yung, lalo na yung mukha mo dyan, boss. Una, hindi mo naman pera yan, pera ng bayan yan. Siguro pwede pang through the initiative of congressman blah 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 or senator blah blah blah, pero for you to put your name at gawin mo pang alimbawa, gagawin mong building ni ganito to, eh medyo sablay na po yan at masagwa pa dyan kung ultimo mga pinapamigay natin eh, meron ka pang picture na nakalagay. Sobra na po yan. Ayan, ito may attorney Alex, no, may tanong ako dito sa, kasi nabanggit nyo kanina, ang isa sa advokasya nyo, yung tungkol sa anti-road rage. Yeah, tama, no, po so, yan. Kaya paliwanag natin, kasi nga medyo, medyo problema na natin yan. Lalo ngayon sa traffic, talagang tendency talaga may road rage. No, pero dugtong nyo na rin yung stand ninyo sa jeepney modernization. Well, una sagutin ko lang yung dun sa road rage, no. Alam nyo po, isang nagiging dahil lang kung bakit pagkarami-rami ng mga road rage lately dahil sa tindi ng traffic sa Metro Manila, no. At in fact, tayo nga yung nag-number one sa out of 150 countries. Cities na kumbaga tayo may pinakamalalang masamang trapiko, so to speak. At yan, ang road rage ay isang behavioral kumbaga response doon sa mga frustration mo sa traffic, and eventually panahon na po para i-criminalize natin to. Meaning, under the existing policy po natin, Jay, pag tinignan natin yung Republic Act 4136, normally, ang bagsak ng mga road rage na to nandun sa reckless driving or person
not proper person operating a vehicle, no? So normally napakababa po nung administrative penalty diyan. That's precisely why pag may mga road rage, ang LTO nagpapadala ng mga show cause order to determine sa hearing na yon kung proper ba na ang ipataw diyan ay yung sinasabi nating suspension ng driver's license or revocation. Ibig sabihin yan, dumarami yan dahil napaka, kumbaga napakagaan ng penalty. And by criminalizing road rage, considering it as an offense, pwedeng may kasamang kulong na po yan, pwedeng mas malaki yung penalty, sabihin na natin 50,000, 100,000, or may mga aggravating circumstances tayo na pwedeng ilaan yan. Halimbawa, kung nagkabunutan ng barilyan at may kasama kang bata o yung asawa mo, that can be considered as an aggravating circumstance. No? But at the end of the day, as we speak right now, wala po tayong batas that penalizes road rage, making it a criminal one. No? And that's precisely why sa atin, sa BTS Bayaning Super, isa po ito doon sa isusulong namin na batas para masiguro na mas iigting yung ating kampanya laban sa mga road rage. At doon naman sa issue nung Public Transport Modernization Program, pag natatanong po ako ng ganyan, Oli, ang laging sagot ko dyan, wala naman sigurong taong nasa matinong pag-iisip na ayaw ng modernong pampublikong sasakyan. But of course, for purposes of our position, meron kaming qualifications. One is that sinasabi namin, supportado natin yung Public Modernization Program provided na meron tayong mga conditions dyan. One is dapat yung iconic feature ng jeepney hindi dapat mawala yan. Dahil alam nyo po, simbolo ng pagka-Pilipino natin yan. Pangalawa, dapat unahin po natin yung ating mga local manufacturers, hindi po yung mga banyaga. Pangatlo po dyan yung magkaroon tayo ng certainty nung tinatawag na accessibility into financing, either sa government po yan or sa private sector. At ano, may ano ka ba? Kasi may dugtong ko lang. Halos kaparehas din ito eh, yung sa tinanong mo, Coach. Yung mga mahilig mang name drop. Halimbawa, nahuli si ganito, may nahuling babae na nagkaroon naman talaga ng violation siya. Tapos magsasalita siya na, ay, huwag niyo akong hulihin. Pinsan ko si General ganito. Pinsan ko si Congressman ganito. Ano kaya? Pabor po ba kayo na may batas na may pataw dun sa mga gumagawa? Tama yun, Jay. Ako, supportado ko yung ganong proposition na tingnan natin siya as an offense. Either as an administrative offense or as a criminal offense, yung mga name dropping na yan. Dahil, to my knowledge, no, wala tayong batas that penalizes it, no? Siguro pwede mong gamitin yung provision ng criminal revised criminal code na yung unjust vexation, but basically doon sa pinaka-aspeto nung banggit ni Jay, ako naniniwala ako na dapat tingnan natin yan dahil ang dami na rin po natin napapanood sa social media na ito keso anak ni ganito, asawa ni ganito, pamangkin ni ganito. Minsan, alam mo naman, ang kultura sa atin sa Pilipinas, pag binanggit na si ganito, medyo may mga pagkakataon na yung ating mga enforcers nagdadalawang isip para huligan. No? So, bahagi ito nung palagay ko yung mga attributes of making our culture more viable into traffic discipline. No? Bahagi po yan. Una, pati yung doon sa tinitingnan din po namin, yung balikan, yung mga pedestrian lane. Ang dami po mga bata, matanda na nasa pedestrian lane na parang nakikipagpatintero sa mga sasakyan. At ang dami na rin po mga namamatay. In fact, nung Sunday, November 17, nagkaroon tayo nung commemoration nung Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Yan po ay mandato ng United Nations na lahat ng bansa ng kasapi at kasama po ang Pilipinas doon na dapat paigtingin yung kampanya para dito sa kaligtasan sa daan. And unfortunately, itong nakakalungkot dito, yung sa Pilipinas, hindi natin nakakakitaan ng agresibong intervention. In fact, numbers are increasing, so to speak. At dito po sa Metro Manila, magugulat kayo na ang daily average natin dito na road traffic-related incidents nasa 235 daily. Metro Manila lang po yan. In fact, ang
sabi ng may nabasa akong research na yung dito pa lang sa trap dito pa lang sa mga road crash related incidents, halos nawawalan tayo ng halos 105 billion economic losses dahil doon sa mga damage to property, doon sa atensyong medikal. Yun yung sa economic aspect, but kung titingnan mo paano yung personal loss doon sa pamilya. Lalo na po kung ang sabihin na natin, ang tatay ay delivery rider, namatay at merong anak na mga musmus yan, walang trabaho yung kanyang asawa. So ito yung sinasabi natin na nagkakaroon ng intergenerational impact that will perpetuate poverty so doon sa ating community. Ayun, medyo kapos na po tayo sa oras, no? Kasi nagagalit na naman po sa ating si Sir Carl. Sige po, naman ang mensahe. Hindi tayo matatapos rito, Coach Oli. Pero bago nyo ibigay ang inyong huling mensahe sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Pilipinas, yung follow-up question lang, maiksian lang, no? Tungkol dito sa... Kasi, bagamat di naman ako abogado, pero dapat makonsider na yung pag nag-away kayo at bumaba ka ng sasakyan mo at pumunta ka sa kabilang sasakyan, dapat makonsider na yung road rage kasi aantayin mo pa bang mag-approach? Hindi, kasi kung may nag-approach, halimbawa sa akin, baba na atang... Ano yan? Diba? Doon nagkakaroon ng gulo eh. Tama yun, Coach Oli, pero palagay ko, depende sa klase ng baba. Kung medyo hostile, antagonistic, yun talaga dapat saklaw na ng road rage yun. No? But may mga... Well, ang purpose po nung batas na yan is really to craft and determine what may be considered as a road rage, no? As we speak right now, sa atin, parang tinitingnan lang natin na ganito. That is precisely why kailangan po talaga natin matutukan sa Congress to na panahon na para maipasa po natin yung road rage. Dahil alam mo yan, Coach Oli, way back 20 years ago, may mga high profile cases nito na nagkapatayan. Nagkapatayan na, pero 2025 na po ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin tayong batas dyan. So saan tayo pupulutin ito? Oh, last message po. Ayan, again, message maraming, si Sir Carlo. Yeah, maraming salamat po sa Banateros. Si Jay, of course, si Coach Oli, sa lahat po ng bumubuo ng SMNI, mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagbibigay sa atin ng oportunidad. Ang BTS Bayaning Super ay isang advocacy driven at ang aming tagline, biyahing pag-asa, sumama na po kayo. Ayun, Attorney Alex Abaton, first nominee, huwag niyong kakalimutan, Bayaning Super, Bayaning Super, BTS number 66. Tama po yun. Ayan, Jay? Isang political vlogger at SMNI anchor ang kinikilala ng isang award-giving body sa Hollywood, USA. Alamin kung sino sa report na ito ni MJ Mondejar. Nasa Hollywood ngayon ang ating kasama sa SMNI na si Boss Dada TV. Bumiyahe siya pa Amerika, hindi para mag-audition sa Hollywood movies, kundi para tumanggap ng parangal mula sa isang US-based award-giving body sa totoong buhay bilang Outstanding Independent Vlogger and Content Creator sa Pilipinas ng America Prestige Awards. Kinikilala ng award-giving body ang natatanging kontribusyon ng Filipino actors, singers, artists, personalities at entrepreneur sa pagpapakilala ng uhusay nating mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Bilang bahagi ng Banateros Brothers kasama sina Banat Bay, Coach Oli, Jay Guevara at Master Judea, nagpasalamat si Boss D sa pamuruan ng SMRI sa pagkakataong mabigyan sila ng sariling TV show. Siyempre, napakalaking break yun para sa amin kasi napakalawak ng reach ng SMNI and nagpapasalamat tayo kasi binigyan tayo ng opportunity, nagtiwala sila sa atin na kahit na wala tayong experience at kahit na maliit ang tingin ng mga ibang mainstream media sa mga vloggers ay binigyan tayo ng opportunity para patunayan yung ating sarili at siyempre puhunan natin yung pagmamahal natin sa bayan. Siyempre, pagmamahal sa Diyos at sa Pilipinas. Kahanay ni Boss Dada sa mga binigyan ng awards sa Hollywood ang Filipino artist na si Valerie Concepcion at iba pang US-based Filipino personalities. Bagong awards night, nag-ikot naman muna si Boss D sa Amerika at nagpagkita pa sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC Community sa US. Saad niya, saan man siyang KOJC Community magpunta sa buong mundo, ay parehas lamang ang nakikita niyang buhay sa mga miyembro at misyonaryo nito. Iyon nga kasi mismo ang turo ng spiritual leader ng KOJC na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Well, syempre, unang-una yung resiliency, yan, yung pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa bayan, yung pagiging malinis, so malinis sa lahat,
malinis sa kapaligiran, malinis sa sarili, malinis sa kapwa, kasi sabi nga natin, cleanliness is next to godliness. Kilala ang Banateros Brothers sa kanilang hard-hitting commentary sa mga napapanahong issue sa bansa. Bukod sa kanilang programa sa SMNI, patuloy rin ang kanilang political vlogging ang Banateros sa kanilang YouTube at Facebook pages. Nagpasalamat naman si Boss D sa patuloy na tumatangkilik sa kanilang mga komentaryo. Unang-una sa lahat, bago ako magbigay ng mensahe kay Pastor Apollo Kibuloy, nagpapasalamat po muna ako sa Panginoon, unang-una sa lahat sa America Prestige at syempre sa Banateros Worldwide, lahat ng mga sumusuporta sa atin, yung SMNI family natin and KOGC family natin. Maraming maraming salamat sa suporta at sa tiwala ninyo. Well, kay Pastor Apollo Kibuloy, kay future senator Pastor Apollo Kibuloy, tatag lang kasi maging matibay ka dahil marami kaming humuhugot ng lakas ng loob sa iyo. Kaya hope to see you soon and sana magkasama-sama tayo agad at mag-celebrate at maka-attend tayo ng Sunday service na kasama natin siya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. You know, proud na proud kami dyan sa kapatid namin. And ako, gusto ko Oscar Award. Para maiba naman, diba? Baka ibang Oscar. Oscar! 3 days to go na lang po at isasagawa na po ang ating nationwide cleanliness drive. Yan po sa mga at bali 3 days na lang, saglit na lang ilang araw na lang pala to, Kocholi. Oh, kita-kita tayo dyan, ha? Maglilinis tayo. Siyempre, yung dinumihan ng gobyerno. Linisin natin na ipasok ko pa yun. Siyempre, attorney, at bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. 35 days na lang, mga kabanateros, at Pasko na. Ang bilis. Attorney Alex, thank you Merry very Christmas much. Thank you, attorney. Tumatanggap din ako ng regalo sa galing sa inyo. Pero mas tumatanggap po kami ng galing sa mga guests namin. Thank you. Thank you po. Pero alam mo, ito, kultura ko na yun din dito. Sige, boss. Lahat ng mga kandidato, tinatanong po, ano ba yung relo? Relo kasi minsan... Nagmamahalan kasi yung relo ng Congress. Congressman, iba na nagiging 2.5, relo. 2.5, 3 million, ganun. So ano dapat pumasok ka dyan, mahal na yung relo mo para hindi ka na makakis na gano'n. Kanina ko pa tinatanaw yun. Okay, kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan po bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, noong kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fees sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Ihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang pardalist na subok na sumaklolo sa mga kababayang humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang pardalist na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Pardalist, number 100 sa balota. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos.
pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, eh huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. SMNI News Channel, Truth That Matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.